If you are new to my channel, please click the subscribe button and also click the notification bell so you will be notified to my upcoming videos. So good morning mga kahabi and welcome back to my channel. So for today's video mga kahabi yan, may mga isda akong isiship ngayong araw. Tsaka papakita ko sa inyo kung paano iship yung isda na mabubuhay sila ng 3 to 4 days na hindi na mamatay sa plastic bag. So papakita ko sa inyo kung anong isda yon at tsaka kung ano yung nilalagay ko sa tubig at saka ano yung plastic bag na paglalagyan ko sa kanila. So let's go. So ito yung mga lard tail. Di ko pa isiship to kasi sabi nung may-ari baka sa Wednesday or bukas ko pa isiship daw to. Kasi mamaya pa yung payments niya. Tapos ito yung isiship natin. Itong lard tail na balloon mollies at saka black sword tail. Yun. So shout out kay Mark Henry Phil from Pampanga. So ito. So naka-quarantine tong mga balloon mollies. Hindi ko pinakain ng 2 days. Ito sila. Tapos naghanda ako ng tubig dito. Bali, kahapon ko in-stock tong tubig na to. Tsaka nilagyan ko ng asin. Asin. Ito nilagyan ko ng asin. Tapos ito yung plastic o cellophane na gagamitin natin. Ito. Mas malaki pa sa ice water na plastic. Ice bag na tawag dito. So, yun. Magbabalot muna ako ng isa. Tapos papakita ko sa inyo. Let's go. So, ito na yung plastic bag. Ayan. Lalagyan muna natin ng tubig. So, ganito dapat kadami yung tubig. Kasi mga kahabi, hindi lang sa oxygen na mamatay yung mga isda, kundi sa init din ng tubig. So, kailangan siyang damihan ng tubig. Yun. Lalagyan na muna natin ng isda. So, ito. Lagyan ko na. At saka, kailangan natin dublihin yung plastic cellophane para hindi madaling mabutas yung paglalagyan ng isda. Kasi kapag nabutas, yun, patay. So, kailangan natin dublihin yung plastic cellophane na pinaglalagyan natin ng isda. So, yan. So, ito na. Yan mga kahabi. So, babalutin ko muna lahat. Yun. So, natapos ko nang ibalot yung mga isiship natin, mga kahabi. Yan.
medyo mabigat, so expected na mahal yung shipping pinababayarin natin mamaya. So tara, tsaka pupunta pa tayo ng airport kasi kukuha pa tayo dun ng permit kasi from Mindanao to Pampanga kasi to, kaya kailangan natin ng permit. Yun. Tsaka mga kahabi, kung natatandaan nyo yung nilagay kong plati dito, yan, nag-drop na. Ito yung mga fry. Medyo madami yung fry na na-drop niya. Ito, tapos kinuha ko na yung parents, baka kainin niya kasi yung mga fry. Ito. So, tara. Alis na tayo. Tut-tut-tut. So, nandito na tayo sa Bangkasi Airport dahil kukuha tayo ng permit to. So, pasok tayo. Let's go. So, natapos na natin kuna ng permit ito. So, kailangan natin ito para sa pag-ship sa LBC. At medyo mahingin ito. So, ito. Papunta na tayo dun sa LBC. Yan. Punta tayo sa LBC. Katapos dito sa airport dun. Last na pupuntahan natin. So, let's go. So, ito na yung package or yung isda, mga kahabi. Binalot na niya. Tapos, nilagay na niya yung sticker na may pangalan ko tsaka pangalan ng umorder. Tapos, yung permit din. Kinuha na niya yung permit kasi kailangan niyang ilagay yun dun sa labas ng package or kailangan niyang idikit dyan sa labas. So, yun. Hintay na lang tayo ng update. Pagkatapos niyang ma-receive to. So that's it for today, mga kahabi. So huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe. At saka shoutout nga pala kina.
So yun, so see you on the next video. Peace out.